estudyante sa isang kolehiyo sa Masbate, si Kate. Nagmula siya sa isang mahirap na pamilya. Sapat lang ang kinikita ng kanyang ama sa pangingisda para sa kanilang pagkain. Ang kanyang ina naman ay nasa bahay lang na siyang nag-aasikaso ng kanyang mga kapatid. Minsan ay nagluluto ito ng ulam na gulay upang ilako sa kanilang mga kapitbahay para kahit papaano ay kumita kaunti at makalibre na rin ng ulam. Ayon pa sa kwento ng kanyang tatay na ang kanyang lolo ay isang antingero. Marunong daw itong manggamot. Bihira lang nila itong makita dahil naroon ito sa bukid na katira. At kung puntahan man nila sa kubo nito sa bukid ay madalas ring wala. Ang sabi ng kanyang ama na kahit noong mga bata pa sila ay madalas umalis ang kanyang ama. At palaging mahigit isang linggo kung makabalik. Ang sabi ay galing raw ito sa pangangalap ng mga halamang gamot o di kaya mga mutya doon sa kabilang mundo o sa mundo ng mga engkanto. Marami rin daw itong kaibigang engkanto at mga gabay na tumutulong sa kanya kapag may kinakalaban siyang kampo ng dilim. Isang araw, dumalaw ang kanilang lolo sa kanilang bahay. Nagdala ito ng mga halamang gamot na ipapakulo at ipapainom kapag nagkasakit ang mga bata. May ibinigay ito kay Kate na isang kwintas na may pendant na kulay itim na bato na halos kasing laki ng jolen. Tinanong naman ni Kate kung ano ang batong iyon. Ang sabi naman ng kanyang lolo na iyon ay mutya ng bulalakaw. Isuot daw iyon ni Kate palagi at huwag huhubarin. Dahil ayon pa sa kanyang gabay na may darating daw na panganib sa buhay ni Kate at ang kwintas na iyon ang makakapagligtas sa kanya. Kaya kahit ayaw sana roon ni Kate ay wala siyang magawa. Kahit sino naman sigurong dalaga ay hindi gugustuhin magsuot ng kwintas na pangmatanda ang itsura at para ding pang-antingero. Dumagdag pa ang kanyang ama at sinabing sundin na lang ang utos ng kanyang lolo dahil kahit kailan ay hindi pa ito nagkamali sa mga sinabing magaganap na mga trahedya o disgrasya. Kaya sinuot nga iyon ni Kate pero itinago lang sa loob ng damit. Isang pinsan ng nanay ni Kate na nasa abroad ang nag-alok na pag-aralin si Kate ng kolehiyo. Nabalitaan kasi nito noong huli itong umuwi na matalino ang dalaga kaya mukhang hindi nakakapanghinayang na pag-aralin. Lalo at malaki ang tsansang makapagtapos talaga. Nakapagtapos naman si Kate ng high school dahil meron namang pampublikong paaralan sa kanila. Pero ang makapag-kolehiyo ay hindi nakakayanin pa. Dahil medyo may kalayuan iyon sa kanila, kailangan talaga na mag-boarding house na siya. Muling nakapagbakasyon sa kanilang probinsya ang kanyang tiya Aida na nasa abroad. Kinausap noon ang kanyang nanay at tatay at napag-usapan nga ang pagpapaaral kay Kate. Tuwang-tuwa silang buong pamilya, lalo na ang kanyang mga magulang, dahil pangarap din naman nila na makapag-aral ang mga anak. Kaso nga lang, hindi talaga kakayanin dahil sa kahirapan ng buhay. Kasama ang kanyang tiya Aida at nanay Minda, naghanap sila ng matitirang boarding house ni Kate. Tamang-tama dahil isang buwan na lang at magsisimula na ang pasukan. May nahanap naman silang boarding house. Mura lang ang paupa doon. Bali, apat sila sa isang kwarto. Nakausap nila ang may-ari ng paupahan. Isa iyong ginang na nasa 35 pataas siguro ang edad. Mabait kausap at malinaw ang mga panuntunan. Kaya naman, tiwala ang nanay at tiyahe ni Kate
na magiging maayos ang kalagayan niya roon. Isang linggo bago sumapit ang unang araw ng pasukan, inihatid na ni Aling Minda ang anak na si Kate sa magiging boarding house nito. Tapos na rin siya makapag-enroll, kaya hihintayin na lang ang pagsapit ng pasukan. Unang gabi ni Kate sa boarding house ay nakaramdam siya ng lungkot at pangungulila sa mga magulang at kapatid. Ang lalo pang nagpalungkot sa kanya ay ang kanyang pag-iisa. Siya pa lang kasi ang tao sa room nila. Iyong tatlong estudyante na makakasama niya sa kwarto ay wala pa. Nakatulugan na lang ni Kate ang pag-iyak habang nakahiga at iniisip ang masasayang alaala kasama ang mga magulang at mga makukulit na kapatid. Noong mga sumunod na araw, ay sinubukan niyang mamasyal sa lugar para kahit papaano ay maging familiar siya at hindi maligaw. Nasalubong niya naman minsan ang kasera ng bahay na si Marisa. Ati Marisa ang patawag nito sa kanya dahil hindi pa naman daw ito matanda. Mag-isa lang daw ito na naninirahan sa sentro dahil karamihan ng kaanak ay nasa malalayong lugar nakatira. Meron din namang mga nasa lalawigan lang din pero nasa medyo liblib na lugar. Noong makasalubong nga siya nito ay sinabi ni Marisa sa kanya na huwag muna masyadong lalayo dahil baka maligaw ito. Tsaka napapabalita ang mga nangingidnap ng dalagita at ibinibenta ang mga internal organs sa mga may sakit na mayayaman. Dahil sa nasabing iyon ni Marisa, kaya naman nakaramdam ng takot si Kate. Kaya imbis na maglakwat siya pa ng matagal, ay dumiretso na lang siya sa isang grocery para bumili ng mga dilata at noodles na magiging pagkain sa mga susunod na araw. Kung sa iba ay nakakaumay sa pandinig ang mga dilata gaya ng sardinas, corned beef at meatloaf, pati na ang noodles at pansit canton. Pero kay Kate ay hindi. Dahil sa buong buhay niya, bihira lang siya makakain noong mga nabanggit. Bali sardinas at noodles pa lang ang natitikman niya at ilang beses pa lang din sa kanyang buong buhay. Kaya para sa kanya ay magiging espesyal ang mga araw habang nag-aaral kung iyon ang kanyang madalas uulamin. Nag-iwan din naman ang kanyang ina ng bagoong hipon na ginisa sa maraming taba ng baboy at daing na maaari niyang maiulam para makatipid. Pagka-uwi niya ng boarding house ay napansin niyang bukas ang pintuan ng bahay ng kasera na si Marisa. Bali madadaanan muna ang bahay nito bago makarating sa bahay na ginawang paupahan. Napansin niyang parang may umiiyak sa loob o parang naghaham ng kakaibang musika. Naakit siyang alamin kung ano ang nangyayari. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pintuang bukas at sumilip. Nakita niya na naroon sa loob si Marisa. Walang saplot pang itaas, tapos nakaluhod ng nakapayuko. Iyong luhod na nakahalik sa sahig. Ito pala mismo, iyong nagngunguy-nguy ng isang himig na parang umiiyak. Laking pagtataka ni Kate kung anong nangyayari, pero ang kanyang pagtataka ay napalitan ng takot. Noong makita ang isang kulay itim na rebulto na nasa harapan nito, hindi iyon mukha ng kahit anong santo, para iyong mukha ng isang halimaw na may sungay. Matapos ang ilan pang saglit sa pagsasagawa ng ritual, ay umupo ng tuwid ang katawan ni Marisa, tapos ininom ang isang likido na naroon sa loob ng isang kupita na gawa sa kulay dilaw na bakal. Hindi sigurado si Kate kung iyon ba ay yari sa ginto. Basta madilaw. Halos mapatalon siya sa gulat noong biglang lumingon sa kanya si Marisa. Kaya walang ano-ano
ay nagtatakbo na siya papunta sa kanyang boarding house. Pagkapasok niya sa silid ay takot na takot siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang iisipin. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng yabag ng paa papalapit sa direksyon ng kanyang silid. Tapos kumato. Kate? Kate, iha! Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Hindi raw siya sumagot habang tagaktak ang pawis sa kanyang noo dahil sa kaba. Magpapaliwanag lang ako sa iyong nakita, iha. Baka kasi iba ang maisip mo. At sa nakita kong naging reaksyon mo, ay mukhang wala kang ideya sa aking ginagawa kanina. Nagmula ako sa isang tribu mula sa kabundukan. Ibang puon ang sinasamba namin roon. At sa tuwing meron kaming ipinagpapasalamat, ay nagsasagawa kami ng isang ritual. Pero huwag kang mag-alala. Safe ka dito sa bahay ko. Siguro naman naniniwala ka na bawat relihiyon ay may kanya-kanyang ritual at doktrina. Kaya umaasa ako na igagalang mo rin kung ano ang relihiyon ko. At hindi yun makakaapekto sa samahan natin bilang tenant ko. Dahil sa mga sinabi ni Marisa, kaya nabawasan ang takot ni Kate. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng silid. Huwag kang mag-alala, Kate. Hindi naman kita iinganyuhin na sumapi sa relihiyon ko. Pero gusto ko lang ipaalam sa iyo na may munting salo-salo sa bahay mamaya. Parang mini blessing na rin ang Thanksgiving celebration ko. Ginagawa ko iyon tuwing nakukumpleto ang lahat ng slot sa paupahan ko. Para sa akin, isa na iyong blessings. Kaya nagpapasalamat ako. Alam yan ang mga dating nakatira dito. Isama mo mamaya ang mga ka-roommates mo. Darating sila after lunch. Maging friendly ka lang din sa kanila. Tiyak makakasundo mo ang lahat dito. Sabihan mo na lang din ha. Siguro tamang-tama ang mga alas 5 para pumunta kayo sa bahay. Tiyak, tapos na ako noon sa lahat ng preparasyon. Sige, maiwan na kita para makapagpahinga ka. Mahabang paliwanag pa ni Marisa. Tatango-tango lang si Kate sa mahabang paliwanag ng kanyang kasera. Tapos umalis na ang babae. Muling isinara ni Kate ang pintuan, tapos isinalansan sa maliit na kabinet ang mga pagkain kanyang napamili sa grocery. Habang hindi pa rin maalis ang isip sa kanyang nasaksihan, iniisip niya na baka nga inosente lang siya sa ganoon. Wala naman kasi siyang ibang alam na relihiyon maliban sa mga may simbahan na makikita lang din sa bayan. Matapos makapagligpit ay nahiga na muna siya sa kanyang deck. Nagising na lang siya noong makarinig ng mga pagkato. Agad siyang bumangon upang pagbuksan. Tatlong dalaga ang naroon naghihintay na mapagbuksan. Hi! Kami ang mga makakasama mo sa room. Ako si Kara. Ako naman si Amber. Hi, I'm Pia. Pakilala ng tatlo. Ako naman si Kate. Halika, tuloy kayo. Wika niya pa sa tatlo at tinulungan ang mga iyon sa pagpasok ng kanilang mga gamit. Gusto niya kasi na maging kasundo ang mga roommates. Kaya gagawin niya ang lahat para pakisamahan ang tatlo. Agad niya na rin sinabihan ang tatlo tungkol sa imbitasyon ng kanilang kasera. Na-excite naman ang tatlo. At least makakatipid daw ng panghapunan dahil doon na nga lang kakain. Naubos ang oras nila sa pagkikwentuhan habang nag-aayos ng mga gamit. Kinahapunan ay sabay-sabay silang nagpunta sa bahay ng kanilang kasera. Agad naman silang pinagbuksan ni Marisa at dinala sa kusina. Naabutan nila doon ang isang binata na hindi nalalayo sa edad nila ang itsura. Girls, ito nga pala si Aaron, pamangkin ko. Hindi naman maganda ugaga sa pagpapakyut ang tatlo
dahil guwapo ang binata, may kaputian din at maganda ang tindi. Agad naman nagpakilala isa-isa ang kadalagahan. Si Kate naman ay simpleng pagpapakilala lang ang kanyang ginawa. Kahit pa nagagwapuhan siya sa lalaki, sa isip niya ay hindi naman siya nagpunta sa lugar na iyon para maghanap ng guwapo at mag-boyfriend. Naparoon siya para mag-aral nang maiyahon niya sa hirap ang kanyang pamilya. Nagsimula na nga silang kumain. Habang kumakain, ay tuloy-tuloy ang pagtatanong ng tatlong dalaga ng mga impormasyon sa binatang si Aaron. Napag-alaman nilang mag-aaral din pala ang lalaking iyon at doon din ito papasok sa kolehiyong kanilang papasukan. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga dalaga. Habang masaya ang kwentuhan ay napapansin ni Kate na tila may pangil ang lalaki. Hindi naman mahaba, pero kakaiba ang tulis ng ngipin sa mga gilid ng bibig. Matapos ang kainan at mahabang kwentuhan, ay nagpaalam na si Kate na babalik na sa kwarto nila. Wala naman kasi siyang interes sa kwentuhan ng apat. Ayaw niya namang sumama sa mga pinag-uusapang pamamasyal. Lalo at limitado lang ang kanyang allowance at hindi niya pa alam kung ano ang mga paparating na gastusin sa paaralan. Sumapit na nga ang pagsisimula ng klase. Medyo napapalayo na ang loob niya sa tatlo. Pare-pareho kasing may pera ang tatlo. Mahilig gumimik at mag-inuman. Magkakalapit lang din ang mga room ng tatlo dahil pare-parehong commerce ang kurso. Siya kasi ay kursong education ang kinuha dahil sigurado siyang mas madali siya makakapagtrabaho kapag nakatapos siya noon. Naging mahirap kay Kate ang pag-aaral. Wala siyang naging mga kaibigan dahil umiiwas nga siya sa mga kaklase na puro lang paggagala at pagbubulakbol ang mga plano. Isang gabi, medyo ginabi siya ng uwi dahil nagtagal pa siya sa library para tiyagaing kopyahin ng mano-mano ang mga nire-research niya. Pagkapasok niya sa compound ay nakita niyang naroon naglalampungan sina Aaron at si Kara sa labas lang ng bahay ni Marisa. Dahil sa pagkagulat ay nagsorry na lang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Imbis na mahiya ang dalawa ay tinawag pa siya. Tumambay muna raw doon saglit. Pwede namang makisalo sa kanilang kasiyahan. Wika pa noon habang tumatawa. Hindi na sila pinansin ni Kate at nagtuloy na sa pagpasok sa bahay. Napaisip na lang siya na ano ang tingin ng dalawang iyon. Laro-laro lang ba ang mga ganoong bagay na pwedeng mag-imbita ng iba pang kasali? Pagkapasok niya ay agad namang sinabi ni na Amber at Pia. Hulaan namin, nakita mo ang tukaan ng dalawa sa labas, no? Sabi niya naman na oo. Eh bakit hindi ka sumali muna saglit? Wika pa ni Pia. Sabi naman ni Kate, eh bakit ako sasali? Hindi ako ganun kababang babae para basta nalang makipaghalikan sa kung sinong lalaki na hindi ko naman kasintahan. Nagtawa na naman ang dalawa at sinabing conservative daw pala si Kate. Tinawag pa siyang may ugaling pagkamanang. Tiyak raw natatandang dalaga si Kate at kung maging guru man siya ay magiging terror siya na guru na parang si Miss Tapia. Kung wala lang daw silang mahalagang gagawin, ay makikijoin din sila sa dalawang iyon. Napakunot na lang ng noo si Kate at naisip na mga wild pala ang mga ka-boardmates niya. Napansin ni Kate na habang tumatagal, ay parang wala sa sarili nila ang mga ka-boardmates niya kapag naroon si Aaron. Hindi na sila nag-iisip ng tama at sunod-sunuran na sa gusto ng lalaki. Isang araw noon, araw ng Sabado, nagsasampay ng mga nilabahang damit sa likod ng boarding house si Kate nang bigla siyang nilapitan ni Aaron.
Nagpatuloy siya sa pag-atras dahil parang hahalikan na siya ng lalaki. Umalis ka nga dyan! Sisigaw ako pag hindi ka lumayo! Sabi naman ng lalaki. Oh, bakit? Anong problema, Kate? Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Sabi niya naman. Anong pinagsasabi mo? Umalis ka na! Uwi ka niya pa. Pero patuloy lang sa paglapit ang lalaki hanggang sa umabot na siya sa dingding sa kakaatras. Dahan-dahang inilapit ng lalaki ang mukha nito sa mukha ni Kate na parabang inaakit siya. Noong wala nang magawa si Kate, ay pumikit na lang siya habang nakatakip ang kamay sa mukha. Hinawakan naman siya ng lalaki sa balikat, pero bigla itong napaaray at umatras. Nakita niyang tila napaso ang lalaki sa pagkakahawak sa kanya, tapos umalis na agad. Ipinagtaka iyon ni Kate dahil anong nangyari kay Aaron? Saan iyon napaso? Ipinagpatuloy ni Kate ang pagsasampay ng mga damit habang iniisip kung anong meron sa kanya. Bakit napaso ang lalaki? Hanggang sa maalala niya ang kwintas na may kakaibang bato na kanyang suot. Hindi iyon maganda, pero hindi niya hinuhubad dahil iyon ang kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang lolo. Wala siyang alam kung anong kapangyarihan meron ang kwintas na iyon. Basta ang sabi ng kanyang lolo na iyon daw ang magpuprotekta sa kanya sa tiyak na kapahamakan, lalo na iyong mga gawa ng hindi pangkaraniwang nilalang. Doon niya napagtanto na mukhang hindi pangkaraniwan si Aaron. Lalo pa at kamag-anak ito ni Marisa. Kaya malamang pareho rin sila ng relihiyon. Patuloy sa paglipas ang panahon habang patuloy rin sa pakikibaka sa pag-aaral si Kate. Hindi na rin siya nilalapitan ni Aaron. Pero patuloy ang kakaibang ginagawa ng tatlo niyang ka-boardmate kasama ang lalaking iyon. Isang umaga, maagang nagising si Kate dahil nakaramdam siya ng pagkauhaw. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Naabutan niyang nagsusuka doon si Kara. Tinanong niya kung ano ang nangyari dito pero hindi siya nito sinagot. Ilang beses pa iyong naulit na napapansin niya ang pagduduwal ng dalaga. Kaya nagkaroon siya ng hinala na mukhang buntis na ito. Isang gabi, pagka-uwi niya ng boarding house, ay naabutan niya sa sala sila Aaron at Marisa, kasama si Kara, Amber at Pia. Kinausap sila ng kasera at sinabing buntis raw si Kara. At para hindi ito pahintuin sa pag-aaral ng mga magulang, ay ililihim na lang muna nila. Nasa abroad naman ang nanay ni Kara at wala namang oras ang ama para dumalaw pa rito sa boarding house. Tapos kapag medyo malaki na ang tiyan ay doon na lang papaanakin sa lugar nila Aaron. Mas maaalagaan iyon roon at meron na rin doong kumadrona na magpapaanak. Wala namang maikomento si Kate sa plano nila Marisa at Aaron. Unang-una, hindi niya naman kaano-ano o kilala talaga ng personal si Kara. Pangalawa, hindi siya sang-ayon sa pinaggagawa ng mga ka-boardmates niya na tila uhaw sa lalaki ang datingan. Para sa kanya, naroon siya upang mag-aral, hindi para maghanap ng lalaki. Kaya kung anumang plano nila sa buhay nila ay wala na siyang pakialam. Matapos sumang-ayon ng lahat, ay umalis na rin sina Marisa at Aaron. Nagpatuloy pa rin naman sa pag-aaral si Kara. Pero noong sumapit ang 7th buwan ng pagdadalang tao nito, ay iniuwi na ni Aaron sa kanila para raw maalagaan ng kanyang pamilya. Si Aaron at Marisa pa mismo ang naghatid sa dalagang iyon. Makalipas ang 3 araw, ay bumalik nang muli ang dalawa. Ayon pa kay Aaron na nasa mabuting kamay na raw si Kara, habang may kakaibang ngiti rito. Kinutuban ng masama si Kate na parabang hindi totoo
na iniuwi si Kara para maalagaan. Sa tingin niya ay may nangyari ng masama sa kaboardmate. Mula noon ay hindi niya nakitang umuwi kahit isang beses si Aaron sa kanila. Wala rin itong nababanggit tungkol kay Kara. Ang ipinagtataka pa ni Kate dahil si Amber na naman ang nakikita niyang kayakap palagi ni Aaron. Minsan nga ay naroon sa room nila mismo nagyayakapan sa dikdin ni Amber ang dalawa. Hindi na lang din nakikialam si Kate dahil ang katwiran niya, buhay naman nila iyon at wala siyang magagawa kung sila mismo ang magpapahamak ng kanilang sarili. Sumunod na nakita niyang nagsusuka ay si Amber. Napapailing-iling na lang si Kate dahil dalawa na ang nabubuntis ni Aaron sa kanyang mga kasama sa boarding house. 6 na buwan na rin ang nakalipas at siguradong nakapanganak na si Kara. Pero wala na siyang naging balita rito. Ang sabi pagkapanganak ay babalik din agad para ipagpatuloy ang pag-aaral. Kung anong ginawa kay Kara ay ganun din ang ginawa nila kay Amber. Iniuwi din ito sa lugar nila Aaron. Isang gabi, tahimik na nakahiga sa deck sina Kate at Pia nang sabihin ni Pia, "Kate, wala ka bang napapansin kakaiba? Isipin mo, nasa 8 buwan na mula nung umalis si Kara, hindi pa rin siya bumabalik rito. Nagtatanong na ang kanyang mami at daddy sa sulat kung bakit hindi pa siya bumabakasyon sa kanila. Ako kasi ang tagasagot ng sulat na kunyari ako si Kara. Sinasabi ko lang na busy si Kara at nagsa summer class. Paano kung biglang magpunta dito ang mga magulang ni Kara? Anong sasabihin ko?" Sabi naman ni Kate, "Abay malay ko, labas ako dyan. Kayo ang nagplano ng lahat ng yan eh. Tsaka narito ako para mag-aral, hindi para mag-asikaso ng love life ng iba. Si Marisa at Aaron ang tanungin mo dyan." Sumagot naman si Pia, "Pero tinanong ko na sila. Ang sabi nila, bahala na raw ako gumawa ng palusot dahil kahit kailan ay hindi na babalik sina Kara at Amber. Ang labo no. Ang ganda ng usapan namin noong nakaraan, tapos ngayon ako na lang ang bahala. Mukhang may ginawa na silang hindi maganda kina Kara at Amber, kaya hindi na sila makakabalik pa." Dahil sa mga sinabi ni Pia, kaya lalong kinutuban si Kate. Sinisimulan niya na rin ang plano kung papaano makakaalis sa boarding house na iyon. Nagsimula na rin siya magtanong-tanong ng malilipatang boarding house. May natagpuan naman siya. Medyo malayo sa paaralan at medyo malayo rin sa boarding house ni Marisa. Titiisin niya na lang na bumiyahin ang kalahating oras kaysa madamay sa mga problemang ginawa ni Aaron. Lalo pa at ang duda niya ay nagmula sa lahing aswang ang kanyang kasera. 1 linggo ang lumipas. Nagkaroon ng pagtatalo sa may sala ng boarding house sina Pia at Aaron. Pinipilit kasi ni Pia na paaminin si Aaron kung ano ang ginawa nito kina Kara at Amber. Pero sinasabi lang ni Aaron na wala nang pakialam si Pia sa mga iyon dahil nasa poder niya na ang dalawa. Lalo namang nagalit si Pia at sinabing papaanong wala siyang pakialam siya ang sumasagot ng sulat ng mga magulang ni Kara at Amber. Naroon noon sa kusina si Kate tapos naisipan niyang lumabas at doon tumambay sa labas ng bahay para hindi madamay sa tensyon sa loob. Pero kita niya naman mula sa nakabukas na bintana sina Aaron at Pia na nagtatalo. Medyo madilim sa kinaroroonan niya kaya hindi siya kita ng mga nasa loob ng bahay lalo at maliwanag ang ilaw sa sala. Nakita niyang nag-iba ang itsura ni Aaron. Naging mabalahibo ang mukha at pumula ang mga mata. Sabay hinawakan sa liig si Pia at iniangat. Kakawag-kawag naman si Pia habang nahihirapang huminga. Sabi ni Aaron na sa susunod na kumprontahin siya nito tungkol kina Ara at Amber ay ito na ang isusunod niyang ilalaman tiyan.
Lahat ng sinabi ni Aaron ay narinig ni Kate. Noong makita naman ni Kate na paparating si Marisa, ay agad siyang nagpunta sa likuran ng bahay at nagkunyaring nagche-check ng mga natuyong sinampay. Narinig niya ang sinaway ni Marisa si Aaron. Pinagbantaan din si Pia na ilalaman siyan ito kapag nagsumbong kahit kanino o kay Kate sa mga nakita at nasaksihan. Pumasok si Kate ng bahay, dala ang mga nakuhang napatuyong sinampay. Nginitian naman siya ni Marisa at sinabing naroon ito dahil may problema si Pia at nagpapatulong sa kanya. Tumango lang si Kate at pumasok na sa kwarto. Noong sumunod na mga gabi, ay napapansin ni Kate na madalas maghatid ng ulam si Aaron kay Pia. Halata sa mukha ni Pia na ayaw nitong kainin ang ulam na dinadala ng lalaki. Pero matigas na sinasabi ni Aaron na para iyon kay Pia at siya pa mismo ang nagluto noon. Kahit kinukutuban ng kakaiba ay wala namang magawa si Kate. Ano bang laban niya kung sakaling daluhungin siya ng dalawang aswang na kasama niya sa compound? Gustong gusto niya na ring umalis sa boarding house na iyon, pero wala pa ang perang pambayad sa renta para sa susunod na buwan, kaya hindi rin siya makakaalis agad. Sumulat siya sa kanyang ina at sinabing sunduin siya dahil kailangan niya makalipat agad ng boarding house. Sinabi niya na may hindi magandang pag-uugali ang kanyang mga ka-boardmate at palagi siyang iniistorbo ng mga ito sa kanyang pag-aaral sa gabi. Wala pang dalawang linggo ang nakalipas, kaya wala pa siyang aasahan na sagot. Pero umaasa siya na dumating bigla ang kanyang ina para mailipat na siya ng tirahan. Ilang gabi niya nang napapansin na walang magawa si Pia tuwing naghahatid si Aaron ng ulam. Binabantayan pa ito habang kumakain at gusto ng lalaki na ubusin talaga ang pagkaing iyon. Kahit nga ang sarsang natitira sa mangkok ay nilalagyan pa ng kaunting kanin para raw walang masayang. Noong mga sumunod pang gabi ay napapansin niyang hindi na pinipilit ni Aaron si Pia na kumain. Basta iniiwan na lang ang Tupperware tapos aalis na ang lalaki. Para namang gutom na hayop si Pia na nagmamadaling buksan ang Tupperware at sinusunggaban ng subo ang mga naroon. Nang hindi sinasadyang, mapatingin si Kate sa kinakain ni Pia at doon niya nakitang hindi na iyon lutong ulam. Sariwang atay na iyon na may kasama pang dugo. Sarap na sarap sa pagkain si Pia. Bigla namang napatingin kay Kate si Pia at nanlilisik na ang mga mata nito. Para itong aso na galit maagawan ng pagkain, naging madungis na ang mukha ni Pia dahil napuno na rin ang mukha ng tilamsik ng dugo. Ang ginawa ni Kate ay maaga na lang siyang humiga sa higaan tapos may katabi siyang tinidor na naisip niyang magagamit upang maipagtangkol ang kanyang sarili. Kung sakaling siya na ang pagtangkaan ni Pia na kainin. Kapag umaga naman ay nakakapasok pa si Pia sa paaralan, pero tahimik na ito at bihira na lang umimi. Isang hapon, araw iyon ng Linggo. Pasado alas 3 pa lang ng hapon ay nagliligpit na ng mga nilaban si Kate dahil makulimlim ang panahon, baka biglang umulan. Kaya sa loob na lang niya balak isampay ang mga nilabahan. Nakatulo na rin naman iyon, kaya pwedeng-pwede na sa sampayan sa loob. Nakita niyang nakatayo sa unahan si Pia, nakatiting sa kanya habang kakaiba ang ngiti. Para pagaanin ang sitwasyon ay kinausap niya ito ng kaswal. Pia, hindi ka pa ba maglalaba? Lunes na bukas oh. Mukhang hindi ka pa naglalaban ng mga uniform mo. Ilang segundo na ang lumipas ay wala pa rin siyang nakukuhang sagot mula rito. Kaya muli niyang nilingon. Umalingaw-ngaw ang tili ni Kate dahil noong pagkalingon niya kay Pia ay malapit na ito sa kanya at kakagati na siya. Natumba siya sa lupa.
agad naman siyang kinumbabawan ni Pia na parang gusto siyang kagatin. Pero bigla itong napaso, umatras ng bahagya at umaangil na nakatingin sa kanya. Mabilis na bumangon si Kate. Noong muling sumugod sa kanya si Pia, ay buong lakas niya itong hinampas ng planggana na nagpatilapon sa dalaga at napasubsob. Mabilis na tumakbo papunta sa may sala si Kate at binuksan ang pintuan doon. Pero laking gulat niya noong kanya iyong mabuksan dahil naroon si Aaron at si Marisa. Hinawakan siya ni Marisa sa damit at itinulak papasok ng bahay nang biglang may magsalita sa kanilang likuran. Anak, anong nangyayari dito? Boses iyon ni Mang Muloy, tatay ni Kate, kasama si Aling Minda. Si Marisa naman ang sumagot habang mabilis na nagpalit sa mabait na anyo ang pagmumukha. Wala po. Mukhang may kaunting hindi pagkakaintindihan lang sina Kate at ang kaboardmate niyang si Pia. Kaya pinuntahan namin para sana awatin. Nakita ni Kate na dali-daling nagpunta sa kusina si Aaron at inaawat si Pia na nagwawala pa rin. Nagsalita naman si Aling Minda. Marisa, mabuti at narito ka. Naparito kami para sunduin si Kate. Nabanggit niya sa amin na hindi na kasi lang magkasundo ng kanyang kaboardmates. Ganun po ba? Kailan yun naman po siya balak ilipat? Ngayon na, Marisa. Sagot naman ni Aling Minda. Sayang naman po. Kung kailan nakapagpalagayan na namin siya ng loob dito, saka naman siya aalis. Baka naman po pwedeng sa susunod na linggo na. Malapit na kasi ang birthday ko. Gusto ko sanang narito pa si Kate sa celebration. Tsaka, may isang linggo pa naman mahigit bago ang due date ng renta niya. Agad namang sumagot si Mang Muloy. Iha, pasensya na. Kailangan na naming mailipat si Kate ng boarding house. Iyon ang bili ng kanyang tiya na siyang nagpapaaral sa kanya. Ang totoo niyan, nakausap na ng tiyahin ni Kate ang kanyang lilipatan. Kaya nagpunta lang kami rito para tulungan siyang maglipat. Kaya kung maaari, makikiraan kami. Huwag kang humarang sa pintuan. Mag-iimpake na kami. Oho, wala akong problema. Sagot naman ni Marisa at mabilis na gumilid. Matapos makapag-impake, ay agad nang umalis sa bahay ni Marisa sina Mang Muloy, Aling Minda at Kate. Inilipat nila si Kate ng boarding house na si Kate mismo ang nakahanap. Malayo iyon sa dati niyang boarding house. Ayaw na rin nilang makialam pa sa kinakaharap ng mga ka-boardmate ni Kate, lalo at galing naman ang mga iyon sa may kayang pamilya. Hindi kagaya nila na isang kahig isang tuka lang at umaasa lang sa pagpapaaral ng tiyahe ni Kate na nasa abroad. Matapos makalipat ng boarding house, ay naging maayos na ang pag-aaral ni Kate. Tatlo sila sa isang silid. Katulad niya rin ang mga ka-boardmate niya. Hindi madaldal, hindi maingay at walang ibang ginagawa kundi ang mag-aral lang tahimi. Kaya mahaba rin ang panahon ni Kate na makapag-aral lang matiwasay nang walang nagdadaldal sa kanya. Kahit kailan ay hindi niya na rin nakita pang muli sa campus ang kahit sino sa tatlo, kina Kara, Amber at Pia. Makalipas ang ilan pang mga taon ay nakapagtapos din ang pag-aaral si Kate. Pumasa rin siya sa licensure exam, kaya agad na rin nakapagtrabaho bilang guro. Siya na ang nagpaaral sa kanyang dalawa pang kapatid. Ang tungkol naman sa kanyang kwintas na may pangontra, ipinasa niya na iyon sa kanyang kapatid na babae. Noong iyon naman ang mag-aral ng kolehiyo para maprotektahan din ito laban sa mga masasamang elemento at nilalang. Sa kanilang pagtutulungan at sipag sa pag-aaral ay nagawa nilang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang sarili pati na ang kanilang mga magulang. Wakas. Hi, Sir Carl. Kumusta po? Nais ko na rin kumustahin
lahat ng taga-subaybay ng iyong channel. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako po uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalaghan mula sa aking Lola Caridad. Kinalakihan ko na ang mga kwentong kababalaghan na isinasalaysay sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa mga aswang na hango naman sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. At ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Alam nating paborito ng mga aswang na biktimahin o kainin ang mga buntis, sanggol o mga bata. Pero ayon pa sa kwento ng mga matatanda, gusto rin nila ang amoy ng mga taong may sakit. Kaya kapag walang makitang buntis o sanggol, ay sunod nilang hahanapin ang mga taong may malalang karamdaman. Iyon raw ang mas mabango sa kanilang pang-amoy. Pangalawa sa mga buntis at sanggol, ang ilalahad kong kwento sa inyo ngayon ay tungkol sa mga aswang na ang mga may sakit ang paboritong biktimahin. Ayon pa sa kwento ni Lola Caridad, ito ay nangyari sa isang barangay sa Kabanatuan noong taong 1977. Mahilig daw noon mag-invest ng lupa si Lola Caridad o namimili siya ng mga lupain sa tuwing merong makikitang ipinagbibili na abot naman sa perang meron siya. Ang sabi niya kasi, nagmamahal ang lupa sa katagalan at maibibenta sa mahigit pa sa 10 dobli ng halaga kung magkano mo ito nabili. Pagdating sa hinaharap, bumibili siya ng mga lupain na hindi pa masyadong nade-develop sa murang halaga. Ang sabi ni Lola, may ibinenta sa kanyang lupain sa Kabanatuan sa murang halaga, kaya binili niya iyon agad. Ang lupang iyon raw ay may 2 hektarya ang sukat, kaya't sapat para sa munting farmhouse at botanical garden na matagal niya ng pangarap. Ilang taon din bago natapos ipaayos ang farm bilang bakasyunan. May mga tanim na puno ng saging sa palibot ng farm. Pinasadya ni Lola na hindi tanggalin ang mga punong iyon noong paggawa niya ng plano ng farm. Nagpalagay din si Lola ng maliit na fish pond para sa mga alagang isda ni Lolo Juanito. Pagkatapos makompleto ng construction, ay pinuntahan nila Lolo at Lola ang farm na bagong gawa para daw mabinyagan. Parang second honeymoon na rin nila iyon bali. May katiwala silang kinuha para magbantay sa farm na iyon at mag-alaga kapag wala sila. Kailangan din ni Lola ng all-around na katiwala at marunong sa paghahalaman para mapaganda ang kanyang mini botanical garden. May sariling cabin ang pamilya ng katiwalang si Mang Herminio sa loob ng farm. Pasadya iyon ni na Lolo para hindi na mahirapan ang tagabantay. Noong magpunta nga sila roon ay sinalubong sila ng katiwalang si Mang Herminio at ang asawa nitong si Manang Luz. May kambal itong anak na babae, sina Minda at Nina, parehong 8 taong gulang. Pagkarating pa lang nila sa farm ay napansin daw ni Lola Caridad na maputla ang isa sa mga kambal, si Nina. Pero hindi na siya nagtanong sa mag-asawa tungkol doon bilang respeto sa buhay pamilya ng mga ito. Pinaghanda sila ng pananghalian ni Manang Luz habang inaasikaso naman ni Mang Herminio ang sasakyan ni Lolo Juanito na na-flat ang gulong noong malapit na sila sa farm. Saglit na nagpahinga sina Lolo at Lola dahil sa pagod sa biyahe. Bandang hapon ay nagpaalam sina Manang Luz at Mang Herminio na lalabas muna sila para makipaglamay sa namatay ang dating kapitbahay sa kabilang barangay at babalik bago maghapunan.
Nakapagluto na rin naman daw si Manang Luz ng hapunan, kaya iiniti na lang pagka-uwi nila. Bago mag-alas 7 ng gabi ay naka-uwi na rin naman ang mag-asawa. Inaya ni Lola Caridad ang mga ito na saluhan sila sa hapunan. Napansin daw ni Lola ang pananamlay ni Manang Luz habang nagahapunan. Kaya kinumusta niya ang pakiramdam nito at tinanong kung bakit tila matamlay. Si Mang Herminio naman ang sumagot sa tanong ni Lola Caridad. Kalaro daw ng mga anak nila ang batang namatay. Masayahin daw iyon at maliksi. Pero noong bigla ang tinamaan ng sakit sa baga, ay doon na nagbago ang lahat. Hanggang sa hindi na nga kinaya ng katawan at bumigay na rin at naratay sa higaan. Tanggap naman daw ng mga magulang ng bata ang kahantungan ng anak nila dahil wala silang pampagamot. Pero ang hindi daw matanggap ng mga magulang nito dahil hindi ang mismong sakit ang pumatay sa bata, kundi pinatay raw ito. Ikinagulat daw ni Lola ang narinig at nagtanong kung sino namang walang puso ang papatay sa isang musmus na may sakit na. Tinanong din ni Lola kung saan at papaano pinatay ang bata. Si Manang Luz na ang sumagot. Naiwan lang daw sa bahay ang bata nang maghatid ang ina nito ng hapunan sa asawa na medyo ginabi na sa bukid. Pagbalik daw nito ng bahay ay nadatnan daw ang bata, nawakwak na ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Naggalat na rin daw ang dugo sa papag kung saan ang bata natutulog. Wala na rin daw puso ang bata. Hindi pa rin daw tumitigil sa pag-iyak ang naghihinagpis na ina ng bata. Nawawalan daw ito ng ulirat pagkatapos tumangis ng matagal at kapag nagigising mula sa pagkahimatay ay muling babalik sa pag-iyak. Hindi na rin halos kumakain. Awang-awa na raw si Manang Luz sa dating kapitbahay. Nag-iisang anak daw iyon ang mag-asawa at sobrang bait ng bata. Kaya maging si Manang Luz ay hindi rin matanggap ang sinapit ng batang iyon. Hindi na raw bago kay Lola ang mga ganoong kwento dahil sa dami na kanya napagdaanan at karanasan sa kababalaghan, kaya hindi siya nagulat pa. May hinala siyang hindi isang pangkaraniwang tao ang may gawa noon sa bata, pero nanatiling tikom ang bibig ni Lola. Itinanong ni Lola kung nahuli ba ang may sala, pero ang sabi ay hindi raw. Hindi lang daw iyon ang unang beses na may nangyaring ganoon sa kanilang bayan. May isang dalagita raw na sakitin ang inabutan din ng ina nito sa bahay na wala ng buhay at nasimot na rin ang laman loob. Kahalintulad noong nangyari sa bata, ang nakakabahala pa raw ay nagagawang pumasok ng salarin sa loob ng tahanan para makapambiktima ng kawawang may sakit. Nais daw ni Lola Caridad na sumama sa burol lang batang iyon sa kinabukasan para makiramay at makapag-abot ng kaunting tulong sa pamilya ng naulila. Ganoon kasi sa probinsya noong araw, kahit hindi kakilala ang namamatayan, ay marami ang nakikiramay. Pagkatapos ng hapunan, ay maagang nagpahinga sina Lolo at Lola. Maaga raw kasi silang mag-iikot sa farm kinabukasan at nais din lumabas para mamili ng mga kakailanganin pa para sa farmhouse. Mahimbing na ang tulog ni Lola Caridad nang makarinig siya ng tila na basag na paso mula sa kanyang mini garden. Nakaharap kasi sa mini garden ang silid nila ni Lolo Juanito, kaya't dinig iyon sa silid nila. Ang akala raw ni Lola Caridad ay magnanakaw ang naroon, kaya't ginising nito si Lolo Juanito para tignan ang nabasag sa garden. Pupungas-pungas ng mata si Lolo Juanito habang bumabangon. Wala sa loob na lumapit sa bintana na nasa gilid ng kama at hinawi ang kurtina para silipin ang ingay na nagbumula sa garden. Nanigas daw sa kinakatayuan si Lolo Juanito habang nakatitig sa garden. Tinanong daw ni Lola ng pabulong si Lolo
kung bakit ito parang namaligno, pero hindi raw ito sumasagot. Tumayo na raw si Lola Caridad para tignan ang garden. Nanlaki raw ang mga mata niya pagkakita sa tatlong nilalang na hindi mawari ang anyo. Ang sabi ni Lola, may tatlong maiitim na nilalang ang naroon sa garden nila. Ang bulto ng mga pangangatawan nito ay tila sa tao, pero punong-puno ng itim na balahibo ang buong katawan. Walang saplot ang mga ito at palakad-lakad sa garden at parang may hinahanap. Maliwanag daw sa garden dahil nagpalagay sila ng mga ilaw roon, kaya't kitang-kita ang mga iyon. Hindi lang gaano makita nila Lolo at Lola ang mukha, pero sigurado daw sila na hindi mga normal na tao ang kanilang nakikita. Nang tila na alimpungatan daw si Lolo, ay sumigaw ito at minura ang mga nasa labas para lumayas sa kanilang bakuran. Matulin daw na nagtakbuhan ang mga iyon patungo sa pader ng bakuran at tumalon doon. Mabilis daw at maliliksi ang kilos ng mga nakita nilang kakaibang nilalang. Tinanong daw ni Lolo si Lola kung ano ang nakita nila. Ang sagot ni Lola ay aswang ang tatlong iyon. Alam ni Lolo na mahilig sa kwentong aswang at katatakutan si Lola. At marami itong alam tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Ang sabi ni Lola na imposible raw na normal na tao ang mga iyon dahil mukhang hayop ang anyo, pero sa dalawang paa naman nakatayo. Malabo din daw kasi na gorilya o unggoy dahil hindi mahahaba ang mga braso. Malalaking nilalang ang mga nakita nila at kapareho daw iyon ng anyo ng mga kwentong aswang ng Lola ni Lola Caridad. Hindi na sila nakatulog pang muli dahil sa nangyari at nag-aalala sa mga kasama nila sa farm. Hindi naman kasi sila makalabas para bisitahin ang mga ito dahil sa takot na baka bumalik ang mga nakakatakot na nilalang na kanilang nakita. Pumutok na ang liwanag ng araw at kinumusta ni Lola Caridad sina Manang Luz para tiyakin kung ayos lang daw ba ang mga ito. Ikinuwento ni Lola Caridad ang tungkol sa nakita nila at sinabihan ang mag-asawa na huwag nang lalabas ng gabi dahil delikado. Nakiusap si Lola Caridad na huwag nang ikwento sa iba ang nakita nila para makaiwas sa chismisan at ayaw niyang mas matakot pa ang mga taong taga roon. Subalit hindi rin na itago ang tungkol sa tatlong kakaibang nilalang na nakita nila dahil may dalawang lasing daw na papauwi noong gabi at nakita ang tatlong nilalang na puno ng balahibo ang katawan. Malapitan daw nilang nakaharap ang isa sa mga iyon na tumalon mula sa bakod ng farm at lumingon pa nga sa gawi nila. Kulubot daw ang mabuhok na mukha noon. Maitim ang mga mata at may matatalas na ngipin. Nagtakbuhan daw sila papalayo dahil sa takot at sa tingin din nila ay mga aswang nga iyon. Bandang tanghali ay dinalaw ng ilang taga roon sina Lola Caridad at Lolo Juanito para kumustahin ang mga ito. Dahil na rin sa balita ng dalawang lasing sa kanila at sa kumalat na may aswang na sa kanilang lugar, walang nagawa si Lola Caridad kung hindi ang magkwento sa kanilang nakita at ipakita na rin ang ilan sa mga paso na nabasag. Ang sinabi lang ni Lola Caridad ay nakita nila ng malayuan ang tatlong nilalang at hindi nila matiyak kung tao o hayop dahil puno nga ng balahibo ang buong katawan noon. Hindi na siya nagsabi ng hinala niya kung ano nga ba ang kanilang nakita at baka pagmulan pa ng pangamba ng mga taga roon. Nang makaalis ang mga bisita ay pinuntahan ni Lola Caridad ang cabin ni Manang Luz para naman kumustahin ang anak nito. Napansin niyang hindi lumalabas ang isa sa mga kambal. Pinapasok siya ni Manang Luz sa silid ni Nina para kumustahin ito. Nilalagnat ang bata at walang ganang kumain. Tinatanggihan ang pagkaing isinusubo ng kakambal.
hindi maipaliwanag ni Lola Caridad, pero kinakabahan siya para sa bata. Naalala niya ang dalawang kaso ng mga may sakit at nakitang wakwak ang mga tiyan, at biglang naalala ang mga kakaibang nilalang sa garden niya noong nagdaang gabi. Ang sabi ni Manang Luz na may hinala siya na kung ano ang nakita ni Lola Caridad sa garden at ang pumatay sa mga may sakit sa lugar nila. Ang sabi ni Manang Luz ay alam daw niyang aswang ang mga iyon na pumapatay sa mga taga-lugar. Kinakabahan daw ito para sa anak dahil ang kutob nito, naroon sa garden ang mga aswang na nakita ni Lola Caridad dahil naaamoy nito ang anak niyang may sakit. Pinagmasdan ni Lola Caridad ang bata. Inaya raw niya si Manang Luz na dalhin na sa ospital ang anak para ipagamot. At sagot na ni Lola Caridad ang pagpapagamot dito. Hindi matiis ni Lola na may inosenteng bata ang mabibiktima at mamamatay katulad ng nangyari sa kalaro nito. Agad na sinabihan ni Lola Caridad si Mang Herminio na ihanda ang kotse para dalhin ang bata sa ospital. Agad namang tumalima ang ama ng bata para isugod na nga sa ospital si Nina. Sumama si Lola Caridad at Lolo Juanito para tiyaking maaasikaso ng maigi ang bata pagkating doon. Isinama rin si Mina sa ospital dahil ayaw naman itong magpaiwan. Matapos ang ilang test ay lumabas na may tigdas ang bata at mahina rin ang resistensya nito. Na-confine si Nina at ilang araw nitong kailangan manatili sa ospital. Ikinuha ni Lola Caridad ng pribadong silid si Nina para masigurong ligtas ito. Nagbilin din siya kay Manang Luz na huwag na huwag iiwanan mag-isa ang bata sa loob ng silid. Mahirap na daw dahil baka balikan ng mga aswang. Nagpasalamat naman ang mag-asawa sa kabutihan ni Lola Caridad. Kinahapunan ay nagtungo sina Lola sa burol ng batang kapitbahay ni Namang Herminio. Ipinakilala sila nito sa ina ng bata na si Aling Auring. Nag-abot din si Lola Caridad ng abuloy bilang kaunting tulong para dito. Nagkwento si Aling Auring tungkol sa anak kung gaano ito kabait at sobrang masiyahin. Ang pangarap daw nito ay maging doktor para papagalingin niya ang mga batang may sakit na katulad niya. Naluha si Lola Caridad habang nakatitig sa mukha ng bata na nasa loob ng kabaong. Naalala ni Lola na tanungin si Aling Auring kung may napapansin ba ito sa paligid nila tuwing gabi mula noong magkasakit ang bata. Napasinghap daw si Aling Auring. Nabanggit nito na may mga pagkaluskos sa labas ng kanilang bahay tuwing sasapit na ang gabi. Minsan naman daw ay parang may tao sa kanilang bubong. Ang akala raw nilang mag-asawa ay magnanakaw lang o masamang tao na may tangkang masama sa kanila. Pero wala naman daw silang yaman para pagtangkaan silang nakawan. Nandilat ang mga mata nito habang nakatingin kay Lola Caridad. Alam nito ang tungkol sa kwentong aswang na gumagala sa lugar nila at namataan ang mga iyon sa labas ng farm nila Lola. Hindi inakala ni Lola Caridad na sa farm nga nang galing ang mga nakakatakot na nilalang na sa tingin niya ang anak ni Manang Luz ang nakursunadahan dahil may sakit na nga ang bata. Muling napahagulgul ang ginang sa narinig. Walang nagawa si Lola Caridad kundi ang aluhin at pakalmahin ito. Bago umalis sina Lola sa burol ay dumating ang kapitan ng barangay at nagsabing magroronda na sila sa gabing iyon para masiguro ang kaligtasan ng lahat sa kanilang barangay. Saglit lang na nakipag-usap sina Lola sa kapitan bago umalis dahil gabi na rin. Naisipan ni Lola Caridad na bumalik sila sa ospital para dala ng pagkain ang mag-ina ni Mang Herminio. Dumaan sila sa isang kainan para bumili ng makakain bago dumiretso sa ospital. Pinagsaluhan nila sa silid ang dalang pagkain. Hindi pa rin gaano kumakain si Nina.
pero bumubuti na raw ang kulay nito sa mukha nang bumalik sila sa gabing iyon. Matapos kumain ay wala sa loob na lumapit si Lola Caridad sa bintana at sumilip sa labas. Nasa ikatlong palapag ang silid ni Nina, kaya't hindi gaanong kataasan at kita ang mga nangyayari sa labas ng ospital. Kita rin mula roon ang parking lot kung saan nakaparada ang kotse nila. Napakunot noo daw si Lola Caridad nang mapansin na may tatlong anino na nasa likod ng isang sasakyan. Ayaw niya daw mag-isip ng kung ano-ano sa mga oras na iyon, pero kapareho ang bulto ng mga iyon sa tatlong nakita niya doon sa garden. Sinabihan niya ang mga kasama sa loob ng silid, kaya sumilip din ang mga ito. Napaantanda raw si Manang Luz nang makita ang mga iyon. Sigurado raw ito na mga aswang ang mga iyon at sinundan sila kung nasaan ang anak na may sakit. Ang sabi naman ni Lola Caridad ay posibleng nagpunta roon ang mga iyon dahil nasa ospital ang karamihan ng mga may sakit. Natakot si Manang Luz sa narinig. Kinabahan na baka mag-anyong tao ang mga aswang na iyon at pumasok sa ospital sa kabiktimahin ang kanyang anak. Nagbilin si Lola Caridad na huwag iiwan ang anak ng mag-isa at huwag magpapapasok ng iba sa silid nang hindi nila kakilala. Nagpaumaga na rin doon sina Lola sa ospital dahil natatakot din silang lumabas upang puntahan ang sasakyan sa parking lot. Kinabukasan na sila umuwi at nagpahatid kay Mang Herminio. Noong nasa farm na sila ay pinayagan nila ang driver na bumalik sa ospital at dalhin ang sasakyan para magamit nito kapag merong kailangan bilhin o kailangan puntahan. Ilang araw ding namalagi si Nina sa ospital at ilang araw din na walang naliligaw na kung anong nilalang sa garden ni na Lola Caridad. Napansin din niya ang mga nagroronda kapag napapadaan ang mga ito sa harap ng farm. Matapos ang isang linggo, ay nakauwi na rin si Nina at masigla na ulit ang bata. Hindi na rin nagpakita pang muli ang aswang sa garden niya. Ibinili ni Lola Caridad na huwag hahayaan ang mga anak sa bahay, lalo kapag may sakit ang mga ito. Sabihan lang daw siya at kung kailangan nilang magpagamot, hangga't maaari ay patingnan agad sa doktor o dalhin sa ospital para sa kaligtasan ng mga ito dahil baka puntahan ng mga aswang kapag tuluyan niyang nagkasakit ang mga bata at nanghina. Umuwi na rin sa Rizal sina Lola matapos ang dalawang linggong bakasyon sa kanilang bagong farm. Ibinenta na rin ni Lola ang farm na iyon makalipas ang dalawang dekada. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway meron kayong napulot na kaunting aral. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli. Magandang araw po, Sir Carl, pati na rin sa mga tagapakinig mo dito. Bago ko po simulan ang aking kwento, ay gusto ko lang po ipaalam sa inyo na masyado na akong naa-addict sa background music nyo, iyong nasa simula ng bawat video o iyong lalalalala. At syempre, pati na rin sa mga kwento mo. Dahil nakakaaliw talaga ang mga kwento at nakakawala ng stress. Dahil madalas ay may kasamang comedy. Napansin ko rin na madalas bida ang lugar namin sa Negros Occidental. Hindi na rin naman iyon nakakapagtaka dahil marami naman talagang aswang sa lugar namin. Halos lahat kami sa aming lugar ay merong kanya-kanyang karanasan patungkol sa mga aswang. Usap-usapan sa lugar namin,
na iyong mga nakatira sa may malapit sa tuktok noong bundok ay mga aswang. Pero dahil sa wala pa naman akong nakikita na magpapatunay na aswang talaga sila, kaya hindi ako masyadong naniniwala. Inisip ko na lang na maaaring mapanirang chismis lang din iyon. Alam niyo naman sa probinsya, di ba? May naging manliligaw po ako na nakatira sa isa sa mga bahay na malapit sa tuktok noong bundok. Nakilala ko siya noong minsang naroon siya sa kanayunan namin. Meron lang yata siya noong binili. Tapos nagkausap kami nang hindi sinasadya. At mula nga noon ay bumabati na rin siya sa akin kapag nagkakasalubong kami sa daan. Pero isang kaswal na batian lang din naman. Isang araw, inanyayahan ako noong binata na pumunta sa kanila. Parang dalaw na may kasamang tambay lang, kasama na rin ang pamamasyal. Eh dahil sa wala naman siyang ipinapakitang masama sa akin, kaya pinaunlakan ko naman ang kanyang paanyaya. Pero sinabi ko na hindi ako papayagang pumunta mag-isa at kailangan ko magsama. Pumayag din naman siya, kaya isinama ko ang aking pinsan at dalawa kong pamangkin. Noong papalapit na kami sa kanila, ay pinagmasdan kong mabuti kung may makikita ba akong kakaiba. Kasi nga, usap-usapan na aswang silang mga taga roon. Pagkarating sa bahay noong binata, ay agad niya kaming pinapasok, tapos ipinakilala sa kanyang ama. Maayos naman ang pagtanggap nila sa amin. Tapos habang naroroon kami, ay napansin kong may bintana ang bahay nila sa mismong bubong. Oo, nakakapagtaka iyon, pero dinedma ko na lang dahil baka may magandang dahilan naman sila kung bakit pati ang bubong ay meron ding bintana. Maya-maya ay lumabas si Ray. Siya iyong binata na nag-aya sa akin. Kinuha niya ang isang malaking inahing manok at kinatay para may ipang-ulam daw kami sa tanghalian. Habang nagpuproseso siya noong manok, ay pinakain muna kami ng nilagang mais at nag-enjoy din naman kami dahil sa bagong luto iyon. Makalipas ang mahigit isang oras, ay nakaluto na rin naman agad si Larry at tinawag na nga kami sa pagkainan para magtanghalian. Pero noong kumakain na kami, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para akong biglang nalamigan ng sikmura. Inisip ko na baka napasobra lang ang kain ko noong mais. Kaya kaunti na lang din ang nakain ko sa tanghalian. Matapos makakain, ay nag-aya si Ray na mag-inuman daw kami at meron silang masarap na tuba. Eh dahil sa game naman kami sa inuman, kaya pinaunlakan namin ang kanyang paanyaya. Noong matapos na nga kami mag-inuman, ay nakaramdam na kami ng pagkahilo. Magtatakip silim na noon, kaya naisip naming umuwi na sana. Kaso, nakiusap sa akin ang binatang si Ray. Nasamahan muna daw namin siya sa bahay ng kanyang lolo dahil ipapakilala niya kami. Iyong lolo niya pa naman ay ang pinakabantog na aswang sa amin. Pero dahil sa wala namang masamang ipinapakita sa amin, kaya pinagbigyan na rin namin si Ray. Pagkarating sa bahay ng kanyang lolo, ay ipinakilala kami sa isang matanda. Iyon daw ang kanyang lolo. Inaya kami noong matanda na pumasok sa kanyang bahay. Pero sinabi namin na hindi na, kasi hindi rin naman kami magtatagal dahil sa palubog na nga ang araw. Pero pinilit talaga kami. Eh dahil sa nagmamatigas kami, kaya wala na iyong nagawa pa.
Tapos sinabing saglit lang daw at ikukuha niya kami ng tubig na maiinom. Pagkatalikod noong matanda ay sinabi ng pinsan ko na huwag talaga kaming papasok at huwag ding iinom ng tubig na iaalok noon. Dahil totoo daw talaga na aswang ang matandang iyon. Dahil sa sinabi ng pinsan ko, kaya nakaramdam na rin ako ng takot. Kaya habang nasa loob pa ng bahay, si Ray at ang kanyang lolo, ay sumigaw na lang kami ng pagpapaalam kay Ray na uuwi na kami. At dali-dali nang naglakad papalayo. Mabilis din na humabol si Ray mula sa loob ng bahay at sinabing maya-maya na lang daw. Pero hindi na kami nagpapigil pa at sinabing siguradong hinahanap na kami sa mga bahay namin. Kaya wala na rin talaga siyang nagawa pa. Pagkarating namin sa may bahagi ng kabahayan ay nasalubong namin ang iba naming mga pinsan. Tanghali pa daw nila kami hinahanap kasi hindi kami nagpaalam noong umalis. Sinabi naman namin na nagtungo kami doon sa itaas ng bundok. Naisip din daw nila iyon pero hindi na sila sumunod dahil sa takot na baka maligaw. Pasado alas 6 na kami nakarating ng bahay at ligtas din naman kaming nakauwi. Pagkarating ko ng bahay ay naabutan kong nakaabang sa labas ang aking ama at hinihintay ako. Tinanong niya ako kung saan daw ako galing. Ang sabi ko naman na sa may tuktok ng bundok dahil merong nag-imbita sa akin. Nagalit naman siya at sinabing bakit ko daw iyon ginawa. E alam ko naman ang usap-usapan tungkol sa mga nakatira doon sa may tuktok ng bundok. At dinala ko pa daw talaga ang mga pamangkin ko. Mabuti na lang daw at nakauwi pa kami ng buhay. Dahil sa mga ikinuwento sa akin ng aking ama, ay parang doon pa lang ako natauhan at nakaramdam ng labis na takot. Sabi ni Papa na huwag na daw ako makikipagkaibigan sa kahit sino na taga roon kung ayaw kong mapahamak. E dahil sa natatakot na nga ako, kaya sinabi kong oo, hindi na talaga. Kahit alam na namin ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang sa aming lugar, ay hindi pa rin talaga kami napigilan sa aming pagpunta sa mga disco kapag may fiestahan. Madalas, kapag nasa fiestahan kami, ay nakikita kong naroon din si Ray o iyong binata na nag-imbita sa akin. Pero hindi ko na siya pinapansin at talagang ipinapakita ko sa kanya na ayaw ko na siyang makausap. Lumilihis din ako ng daan kapag masasalubong ko siya. Isang gabi, pumunta kami noon sa isang fiestahan upang makidisko. Masaya ang aming naging lakad. Kaya noong pasado alas 12 na ng gabi, ay nagpasya na akong umuwi. May motor naman ang pinsan ko. Siya iyong pinsan ko na nakasama ko noong umakyat kami ng bundok doon sa pamayanan nila Ray. Noong makarating na kami sa amin, ay bababa na sana ako ng motor. Pero iyong lugar na pinagbabaan niya sa akin ay hindi pa talaga sa may tapat ng bahay namin. Bali maglalakad pa ako papasok. Pero hindi pa nga ako nakakahakbang ay may napansin akong merong dalawang taong nakaputi sa may unahan. Medyo kakaiba ang dating nila at mukhang inaabangan talaga ako dahil nakatingin sila sa direksyon ko at nakatayo din sa gitna noong daan. Kaya muli na akong sumakay sa motor ng pinsan ko at sinabing paandarin niya na ang motor dahil binabagat kami. Kaya dali-dali niya nang pinaandar ang makina ng kanyang motor
at mabilis na pinatakbo pabalik sa direksyon na aming pinanggalingan. Naririnig na namin ang tunog ng mga tumatakbo at humahabol sa amin. Kaya mas lalo pang binilisan ng pinsan ko ang pagpapatakbo ng kanyang motor. Tapos bigla namang nawala ang tunog sa likuran. Iyon bang parang lumihis ng daan at nagsuot sa masukal na bahagi ng gilid. Hanggang sa mapatingin kami sa may bandang unahan at nakita namin na merong isang malaking kalabaw ang nag-aabang sa amin. Nakatitig iyon na halatang galit na galit. Mabilis iyong tumakbo papasalubong sa kinaroroonan namin. Nanigas na kami pareho ng aking pinsan at hindi na nagawang maikot pa pabalik ang motor. Humahangos iyon na tumatakbong papasugod sa amin. Pero noong ilang metro na lang ang layo ay bigla na lang lumihis sa direksyong masukal tapos nawala. Hindi pa kami nakagalaw noon ng aking pinsan dahil sa hindi kami makapaniwala sa nangyaring iyon sa amin. At sa ilang saglit pa, ay bigla na lang may pumagaspas ng malakas mula sa lugar na sinuutan noong kalabaw at humuhuni iyon ng wakwak at lumipad papalayo. Dahil sa malapit na rin naman kami sa bahay ng pinsan ko, kaya doon na lang ako sa kanila nagpaumaga. Ang hinala ko doon ay iyong apo ng aswang ang bumagat sa amin. Marahil ay nagalit iyon dahil sa pag-iwas ko sa kanya. Nagsiselos din iyon kasi marami akong maniligaw doon sa aming lugar. Pero wala rin naman akong sinagot kahit isa. Basta doon sa lugar namin ay biglaan na lang ang pagdami ng nahawaan ng pagkaaswang. Iyon namang mga ayaw talaga maging aswang ay pilit nagpagamot at namatay din dahil hindi kinaya ng katawan nila ang gamutan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Kyle. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.